aming kapin school. At meron po tayong isang pinto. Pababa po yan. Pagbalik natin, akyat po tayo. Mula sa malayong biyahe ay ang aming target naman ang Sagada. Dito, aming tutumbukin ang mga nakabitin na kabaong. Ano nga ba ang kwento? Ano nga ba ang hiwaga kung bakit nakabitin ang mga ito? Episcopal Anglican Church. Anglican? Yes, ma'am. So, parehas po ang teachings at doktrina ng Roman Catholic at Anglican. Pwede lang pong magkaroon ng asawa ang pari namin. Papasok pa lang kami ay nagkwento na ang aming tour guide ni sana na ni Brenda. Ipinakita niya na ang lahat ng mga nakikitang istruktura papasok ng Hanging Kupin ay gawa ng mga Amerikano. Ibig sabihin, malaki ang papel ng mga Amerikano sa larangan ng kultura ng mga taga-Sagada. Mabako at mabato-bato ang dadaanan mo papasok sa Hanging Kupin. At nagkwento ang aming tour guide, kung mabilis kang lumakad, maaaring makuha mo lang ito ng 30 minuto. Subalit, kung medyo matagal, aabot ng isang oras. Bago pumasok, ay magbabayad ka sa isang guardhouse para makapasok at mapuntahan ang mga nakabiting kabaong. Nang mga oras na yon, may kasabay kaming halos anim na mga banyaga. Mabilis silang maglakad, excited, at ang kanilang target, marating ang nakatagong lihim ng Hanging Kupin. Bakit naman nasabi na libre, sakop pa rin kasi ito ng 34 hectares na i-denominate ng mga taga rito sa mga Amerikano to the donation. So they allotted this hill na libre po sa mga taga rito. Sa unang pagpasok mo ay mabubungaran mo ang kanilang bagong sementeryo. Ayon sa aming tour guide, libre lang ang paglibing nito sapagkat ito ay sakop ng mga ibinigay na lupain ng mga Amerikano para sa mga taga-Sagada. Sa pagtungtong namin sa sentro ng kanilang bagong sementeryo, may napansin akong isang bagong nicho at kakaiba. Ito ay nicho pala ng Yumaong PO3 Nuil Gulukan, isang fallen heroes na nasawi noong bakbakan sa Mama Sapano. Dito siya inilibing sapagkat isa siyang taga-Sagada. Nang mga oras na yun, nagbabanta ang pagbuhos ng malaking ulan. Kaya pinabalik kami at sumilong pansamantala sa isang maliit na habong.
pinakita ko tayo. Terano. Ayan. Fordusa. Ha? Ayan. Ito po ay, for those who sacrificed their lives and sacrifice and services that people may live in peace, this site is dedicated to you in memoriam Victor M. Lartisabal. Ayan. So, World War II veterans to, ha? So, mga kapatid, atin pong bisitahin. Mayroon po ditong isang nicho. Ito po ay ang nicho ng isa sa mga magigiting na bayani na nakipagdigma o nasawi noon pong Mama Sapano, the Pulin 44. Ito po ay si P.U. 3 Noel O. Gulukan. Isa po siya sa mga taga magigiting na sundalo ng Sagada at nag-request na dito ihimlay, iligay ang kanyang katawan. So, ayan po. Tayo po ay nandito sa sementeryo, no? Ito ay hindi pa yung hangin, no? Ito po ay ang kanilang makabagong sementeryo. So, nandito po tayo sa sementeryo, mga kaibigan. Tingnan nyo, malamig po at nakakakilabot din ang atmosphere rito, no? Laramdam mo yung mga parang may mga nakasunod sa'yo. Parang may mga nakasunod. Yan lang yung pakiramdam ko. May nakikita akong mga nakasunod. Oo. So, ayan. Papunta po kami doon sa lugar na yun. Kung saan nandun po yung hanging coffin. Yung pong mga nakahimlay na nakabitin lang sa kabaong. Ito na po. Oo nga, kinikilabutan ako sa mga nakasunod. Ayan. Ayan ang mga nakasunod. Dahil sa banta ng pagbuhos ng malaking ulan, muli kaming bumalik doon sa masisilungan. Dito, nag-umpisa muling magkwento ang aming tourist guide. At dito napagtanto namin ang kasagutan, bakit nga ba nakahangin o bakit nakabitin ang mga kabaong at bakit ganun sila kaliit. Masasagot natin ang kwento sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ng aming tour guide. Bago namin po sila sinabit sa unit muna, lagay lang namin sila dyan sa mga bukabukan. Suksik namin sila sa mga bato, butas ng bato. Amin lamang po silang isinabit nung dumami na po ang populasyon ng Sagada, lumapit na ang mga kabahayan sa Muriel Ground. Diyan po kasi yan, straight to that valley, hanggang dito sumagid. Libingan na po yan noon. So, naglipanan na rin po ang mga aso. Hindi na po safe sa mga kabaong na basta nga namin ilalagay sa amin. So, amin po silang sinabit. Sige po. Ang sabit po po. So, hindi po yung tradisyon na talagang isasabit sana? Hindi po. Ah, okay. Hindi po. Para safe sila sa mga animals. Yeah. Ang pagsabit pala sa mga kabaong ay hindi sakop ng tradisyon ng mga taga-Sagada, kundi ito ay upang maproteksyonan lamang ang mga kabaong sapagkat padami ng padami ng populasyon at nasasakop na itong burial site ng mga tao. Kami sa nature. We are animals. Naniniwala kami po sa lahat ng espiritu noon. So, we are nature lovers. So, kapag kasi ilagay mo siya sa unit, sa loob, madilim. Wala pong liwanag. So, yan po ang explanation din kung bakit hindi sa 6 feet under the ground. Nandito po tayo sa sementeryo, 6 feet po na sila dito ba? Pag 6 feet po, wala na rin pong liwanag, madilim. Madaling mabulok po kami lang. Naniniwala din sila sa spirit. So, ganun po. And pagdating po natin doon sa hanging kapin sa baba, makikita po ninyo doon may mga maliit. That's it. Merong mahaba. Merong upuan kayong makikita doon. May cross kayong makikita doon. Kaya may touch of modern na. Bakit po upuan? May upuan. Amin pong ipapaupo yung aming namatay sa humingga din ng lamay. Baga, i-declare lang namin na patay yung tao pag nailagay na siya sa kanyang
kabaong. Namangha ako sa sinabi ni Nanay Brenda sa huling araw ng lamay. Ang kanilang patay ay pinapaupo sa harap ng kanilang tahanan para i-welcome ang mga bisita. At idinideklara nilang patay ang isang mahal sa buhay kapag ito ay naihatid na sa kanilang huling hantungan. Yun po, kinabukasan ng libing. Halimbawa, dyan niya gusto, dyan ang hiling niya, kahilingan niya na final resting place, no? Yun yung request niya. So dyan siya dadalhin. Mauuna po nilang dalhin yung kanyang maliit na kabaong. Maliit po yan. Magsiset sila ng scaffolding dyan para ihanda yung kabaong sa pagdating ng patay, ng body. At kinabukasan, babaluktutin niya yung lamay na, no? Babaluktutin niya yung nakaupo in fetal position para magkasya po siya sa maliit na kabaong. Kasi yung mga nakalibing doon sa maliliit na yon, sila din po ang naglilok noon nung nabubuhay pa sila. Yes. Minisyon nila yung kanilang sarili in fetal position para magkasya sila. Kasi noong araw, in the Olden Sagadas po, wala pong kahoy. Itong mga pantries na nakikita nyo, tanim po lahat yan. Kalbo ang Sagada noon. Pero meron po kaming pagpag o kaya tinatawag na forest dito na malayo dito sa Sagada. So doon, lalakarin nila yon para pumunta doon para lang kumuha ng kanilang kayang buhatin. Uuwi sa bahay, lililukin nila yan, i-measure yung kanilang sarili. Pag okay na, itatabi nila yan. May nakahanda na nakabaong para sa kanila pag sila yung makalit. So, pag namatay na po sila, then yung pag nilibing sila, pupunta na doon sa coffin na ginawa nila, yung body lang po, hindi sila naka-coffin ng pag nakaburo sila sa bahay? Hindi po, kasi nauna po dinala yung maliit niyang kabaong doon. Nandun pa lang siya nakaupo sa bahay. Kinabukasan na, yung libing na niya, babaluktin siya yung nakaupo. Tatalian siya ng baldi na parang... Kasi yung babaluktin with force? Yes, yes ma'am. Para magkasya. Kasi yun yung base na para magkasya siya dun sa ginawa niya. Wala na yung balsa mo. Hindi mo ba tigas at naman tigas na mo? Hindi mo matigas po yun? Yes, matigas. Kaya purposahin talaga na baluktutin yun. Noon wala pa pong tela, bago nang ginagamit dyan na pantali. Parang bolaya. Parang mami style na. Parang bolaya na babalutin at pagpapasapasahan yan hanggang sa makarating sa kanyang final resting place. Parang bolaya na pagpapasapasahan ganyan. So hindi po, during the process, hindi po maiiwasan yung pag-drippings of liquid from the body. No? Kasi pinersa po siyang baluktutin, hindi po ba? Good luck, swerte ang hatid nun sa kung sino man po ang... Yes. At kung bakit naman mag-aagawan sila, di ba? Parang mag-aagawan sila. Dahil may sinusunod po ang Council of Elders sa kung sino man po ang living dyan. Hindi po yung sa kung sino-sino lang din. Kailangan GLRMC. GMRC. Good manners and right conduct. So, kung bakit sila nag-aagawan, alam nila na... may GMRC yung mamamatay. Gusto nilang yun yung swerte na sa kanila, mapunta sa kanila. Naalaman namin na ang mga taong nililibing pala doon sa burial site ay hindi basta-basta, kundi ito yung mga matatanda na mayroong tinatawag na good manners and right conduct. Dito, may mga ritual na dapat sundin. At nagulat ako sapagkat minabaluktot ang isang patay sa pamamagitan ng isang baging at pagpapasapasahan patungo sa site. Dito ko napagtanto sapagkat ang napagdaanan namin ay hindi basta-basta. Paano kaya noong panahon na hindi pa ito konkreto ang daanan? Napakahirap marating ang mismong lugar ng paglilibig yan. Napaka-challenging.
Nang marating namin ang lugar na ito, ay dito ako kinabahan. Matarik na pababa kahit simentado. Alam kong ang pabalik nito ang mahirap. Madali lang kung papunta roon sapagkat pababa walang puwersa. Ano kaya mamaya pagbalik namin? Makalipas ang halos isang oras ng lakaran, sa wakas, narating namin ang aming destinasyon. Ito, ang Hanging Covens, ang mga nakabiting kabaong dito sa Sagada. Personal na naming narating at personal na naming natunghaya. Kung nahulog na sila dyan, medyo na po yun. Dito po kasi, isa lang po kasi. Wait lang. Mabigat naman kasi pag wala. Kung sabihin ako, bubuhatin ko yung bubuhatin ko yung ganung kataas na kapatid. Hindi nyo narinig ko kasi. Sabihin ko kasi nasa ito, pagkakarmi lang. Haantay yung matuyo. Luwe, lalagay siya. Along daw. Anak ko nyo, ano magbibigay? Hindi pa bibinagan ko namin sila sa Christian Day. Pero magkakaroon, sa bingag po kasi dito, ay mayroon kami hinatang. Sa bingag kami po sa bingag. Hindi doon sa bingag. Lalo hindi ko yung pangalan na kapangalan sa lamig sa bingag. Hindi marami kaming natutunang kwento mula sa kultura ng mga taga-Sagada at kung bakit nakabitin ang kanilang mga kabaong. Marami kaming mga natutunang aral na binao namin sa aming pagbabalik. Subalit, sa pabalik namin ay nag-umpisa naman ng kalbaryo. Ang matarik na bundok ngayon ay amin ang aakyatin. Mahirap, medyo mahihingal ka. Subalit napapawi ang hirap. Sasaya na aming nakita at natunghayan dahil minsan kaming nasa malayo ay narating namin ang lugar na dinarayo ng karamihan, ang lugar ng Sagada. Maraming salamat sa aming naging tour guide at sa kanyang mga kwento. Marami kaming natutunan.